Nandito na tayo sa napakalaking lupain ni Sir Chris. Nandun sa dulo yung Toyota Crown kasi dun yung scraping area nila. Gawa may mga customer din dun. Dami nakatambak dito na ano. So nagiging problem kasi minsan pag napasimulan ng client, eh yung budget ang nagiging problem. Kaya natatambak minsan yung mga sasakyan. So ganun din sa talyer, no? Yun ang mahirap. Halimbawa gusto overhaul, kumatok, hahatakin sa talyer. Ayun, no? Hahatakin. Ayun si Sir Chris, oh. Hahatakin sa shop mo. Tapos pag nabuklat na yung makina, wala palang budget pang patuloy. Kaya napapatambak. So ganun ang mga pangyayari. Dami ng bumper dito. Sir Chris! Ayun, oh. Binabantay mo pa talaga. Ito, ayan ang pintuan. Ayan na si Tito ngayon, mga kaibigan. So, scraping pa lang para lumabas lahat ng bulok. Kagaya niya, nakatago. Di ba, hindi natin kita sa picture yan, no? Pero kapag nakutkot yan, lumalabas talaga yan. Madami ba, sir? No. Kaya sabi ko, pasyal ka talaga. Oo nga. Kailangan po masyal. Malayo sa pinag-usapan natin. Malayo nga. Para nakikinikinita ko na nga eh. Ang plano eh, ano lang eh. Windshield mo, ito lang ang pandikit. Windshield? Ay, kaya naman pala tad-tad ng silicone sa labas. Katol! Di ba katol to? Oo, ito yung katol eh. Old school nga talaga. Katol eh. Hindi ko kasi natutuyuan po sir. Uy, kaya. So, ito si Tito, ang ating Toyota Crown, 1970. Ni-rivet lang oh. Magaling ang latero nito, ni rivets lang. Masilyahan lang po to, puro masilya. Kapal na rin ang oh, hinabol kasi eh, no? Minol din yan ang masilya yung ano. Yan ang malupit. Yan ang mga latero. Talaga, ni racing. Wala na natira, sir. Wala. Ito po, double na po ito. Ito po yung double. Ito na yung pan-double. Oh. Yung panlabas, ito. Ito po. Ay, wala naman po pagkakapitan na to. Ay, kaya obligado pa rin po talaga mag-repair. Brewer eh. Ito ng bago. Wala na. Oh, nakita nyo. Tayo nito, nagbalik tayo ng... Ganyang kahirap mag-restore ng luma. Nakala nila pag luma, mura. Hindi. Minsan, mas magastos pa sa bago. Ako, magkakalag yung pinto. Yung pala, tanggal na yung ginang dito. Dati na siyang nilatero. Kumit na po siya. Hindi, nilat natin. Ah, bago na to. Nahinang ko na po yan. Papatibayin na lang. Kaya pala lakas ng kalog ng ano dahil nang may adjuster ho to. Kalaglag na 'to, wala na. Adjuster to, ito po talaga nalaglag siya. Oh, laglag na 'yan. Napunit po siya. Parang dati siyang pula. Ang daming bakat ng pula 'yo. Tama ba? Hindi ko alam, Dok, parang o primer na rin. Ito rin kasi 'yo. Primer po. Ah, ganun ang primer dati. Meron, Dok. Ayun, pero red oxide yun eh, no? Red oxide po yan. Ah, red oxide ang gamit. Oo nga, no? Oh, kaya may lumalabas na mga pula. Kala ko'y dating pula. Hindi naman sa'yo sinabi ni Tito. Puti talaga kasi siya. Red oxide ang primer. Parang gate, no? Ito pa, oh, puro pula, no? Mga pula. Pero ang flooring solid, no, kuya? Meron, Dok, na butas. May konti. Ayun, Dok. Yun lang po sa flooring. Maliit lang. Yung kabila pong yan, saka yan. Ay, ito, dulo. Eh, kasi natatalsi ka ng putik. Tambol pong yan. Yung babaw. Tambol. Kabilang yan. Ayun, driver side. Siguro pagbasa ang ano, sahig. Pagka nag-racing ka na, lulusot na yan. Bulok rin po kasi yung kabila doon. Ang maganda rito, mga kaibigan, kahit butas ang flooring, hindi yan basta-basta bibigay kasi may chassis to. May chassis to. Ayan oh. Hindi to kagaya nung normal lang na kotse na walang chassis. May chassis yan. So hindi yan basta bibigay ang katawan yan. Kahit mabulok yung shell niya, buo pa rin yung chassis yan. Simula dito. Parang pick up, sir, no? Saka mga van. Kung gusto niya, maghiwalay natin sa... Ayan oh. Chassis yung shell. Grabe. Ito malaki to. Parang wala natira, sir. Kaya nga. Usapan natin, hilamos lang. Parang malayo yata magkatotoo yung usapan natin. Hindi pwede hilamos to. So, diretso na to, mga kaibigan. Si Sir Chris na bahala dito. Mas malma dito sa kabila. Daming nakatago. Ganyan talaga.
Pag ano? Orig ang kalawang. Wala na tira, oh. Tinan nyo. Kasi ang original pala niya na fender liner ay yero din. Ayun, nakahiga pa na. Ito yung hood, ang laki, oh. Yan po yung fender liner. Oh, wala niya yung hood. Parang kama. Kailang pipinturahan naman din yan. Ito ang mga ano, ang ginamit na primer dati, ano, no? Nung dati nagbuga. Yung pang, ano, galbakot. Galbakot, no? At iba itong dilaw na to, eh. Yan yung araw, nung araw na. Ito yung may yupi. Yan. May mga ilalim boss dito. Pero wala namang bangga, no? Pagtanggal lang fender, sama yung hinge, eh. Oo. Parang Mercedes, oh. Laylayan lang. Yan ang yero. Kapal, oh. Ito, bago na to. Ito yung sinuuna. Ayan yung fender liner. Punta natin. So, dinodocument natin to kasi nga. Uy, windshield, sir, ha? Paano na lang. Ayan ang fender liner. Di ba yung ngayon, plastic na. Ito, fender liner niya. Bakal. Ayan yung bumper. Kaya naubos yung itsura dito kasi bakal yung fender liner niya. Tapos may chassis. Ayan. Tatanggal din po ito ng boss. Oo nga, eh, may tornilyo ko yan. Dalawa lang po yung boss. Pagka natanggal tong radiator, yun na yun. Pwede na akong tanggalin ito ulit. Eh di, chassis na lang, maiiwan talaga niya. Masarap na mag-change engine ngayon ito, ano? Sa video ko nga, sabi ko, may plano sa makina. Si Doc na bahala magsabi. Siyempre, siyempre. Mayroon tayong gagawin sa makina niyan. Ano? Diba, papalitan natin ng malaki yan. Napag-usapan natin. Hmm. So, nung tinanggal lang namin yun, sabi ko, ah, pwede na tayo magpalusot kasi maluwag. Mm. Ang problema, ito nga itsuro. Oo, hindi na ubra. Hindi ubra, ayun. Kapalusotan na sana ng dyaryo. Nang ano sana, tape. Maluwag sana eh. Kaso oo. Nga lang, nung nakita na itsuro niya. Naalala ko si Atoy, no, sir, no? Ganito rin yun, no? Tapos ito, Doc. Kala ko, makinis nga. Yung pala, binalutan yung, na. May cover lang pala. May cover. Yung nakapatong, nasa na ko, ibig? Yung gray. Yeah. Oh, kasi upholstered yung dashboard eh. Parang sprinter. May dashpad siya na bukod. So, nagulat ako. Sabi ko, may biyak-biyak. Hindi. Rugby yan. So, balot na lang tayo ng black dito pag upholstery. Dito tayo sa kabilang side. Wala stick. Quality. Pwede na tayo mag-upgrade ng mga pang-ilalim nito. Mga pang-Hilux, no? Para malalaki. Ah, wala na. May bahay na pala dito si Stuart Little. Ayan na. So talagang puro yung talsika ng putek doon, no? Nabutas na kasi doon. Doon talaga tinamaan. Butas na talaga. Tibay ng chassis. So anong kotse ang alam ninyo na may sariling chassis? Ikaw, sir, sa dami na napintura mo rito, may alam ka bang kotse na may sariling chassis na ganyan? Ngayon lang makahawak na may chassis. Ngayon lang, no? Ito hindi nga din eh. Grabe, tibay. Kaya pag binangga ito, yari talaga. Kahit sa harap, kahit sa likod. Tigas niya, no? Parang I-beam yung kapal, yun. Ay, opo, yan yung nakita ko nung kinarwash ko to. Tinanggal ko yung bumper. Kuya, baka hindi ko na mabayaran ang latero nito, ha? Talaga naman. Change oil ko pa. At pala, hindi na natin change oil to. Dinerecho na natin dito. Opo, sa drain plug nakita ko. Drasaga. Tingnan nyo, pinto, yung bisagra. May spring yan. Para smooth. Yan po yung pinaka-starter niya. Sa bigat kasi ng pinto, no, kuya? Saka nandiyan po yung starter niya, yung unang bukas, pangalawang bukas. Opo, opo, tama. Yung tumitigil. So parang sa mga, parang sa Ford. Yung starter niya, hindi tulad po yung ngayon, meron lang siya ditong nakatusok na, no? Ayo. Iwalay. Ito wala no. Ayan ang loob. Sa mga adventure ganyan. Grabe. Sa mga araw. Nalatero na. Oh, mukha naman. Nalatero na rin yung iba nito. Kasi dun daw sa factory nila dati, may mga pintor daw ng mga bus sa truck. Ah, okay. Kaya libre daw sila dun dati magpa-retouch pag nababangga or ano. Magaling ang magmasigla yung mga ganun. Ito lang mga natin, company, ito yung lumutang, no? Magagaling magmasinya yung mga sabas, maano yan eh. Palita yata nun, isang lapad eh, no? Saan yung magagaanin sa masinya? Yan ang restoration, mga kaibigan. Hindi siya biro.
So, yung mga old school. Lagayan po na reserba. Yung mga old school na makikinis ay hindi biro ang pinagdaanan yan, mga kaibigan. Madaming ginagastos yan bago mabuo ng ganyan. Gastos ang rano, old school. Opo, hindi biro. Ayan o, mayroong konti. Ilang katawang kaya kasya dito? Mga tatlo? Sa ibang bansa nga dok, daming kasya dito sa trunk eh. Mga limang body dito, kasya body bag dito no. May refrigerator pa oh. Ano sa mga dok? Ang alam ko, ref yan. Oh? O hindi ako nagkakamali, cooler yan, parang ganun. Dito bukasan nung napanood ko eh, sa crown. Hmm. Dito yung bukasan, tapos cooler yan. So ito may cover dapat pala to? Oo yata. Nalimutan ko na isa. Oo. Original niya yan. Kasi yung crown ko dati may ganyan din eh. So dito, ang lalato rin. Ito, ito. Wala, madami. Plano talaga namin dito ni Sir Chris. Ay talaga namang ano lang. Mabilisan lang. Parang ratlok lang halos ang dating. Pero hindi kaya. I-restore na natin ng maganda para hindi sayang yung restoration. Ano yun na natin to Sir Chris? Tuluyan na natin. Materialis natin to. Oh, tsaka ano? Same sa harap. Sayang talaga. Wala na. Butas na. Babaklasin talaga. Butas na. Opo. Wala na. Sa edad na eh. Hindi na may iwasan. Ayun, kapal. Wala na po yung pintura. Pero, pag kinatok mo, kala mo, ano pa rin. Kapal. Alam mo, masilyado eh, no? Hmm. Yung isang pinto lang ba, kaya, Bik? Yung... Ni masilya? Hindi, dok. May bangga. Galvanizado na. Ay, palit na kung buo. Ah, buo. Galvanized na kung lang. Ay, ito, orig. Ito, peke na. Ay, peke. Galvanized na. Yung sa driver side. Magaling ang umunat nito, no? Kaya pala, dok, ano siya? Yan yung crowd na may bulutong, no? Ayan. Kumulo yung paint. Tapos yung sa tatlo, puro ilalim. Puro ilalim lang. So, brand new na to. Isang pinto na to. Brand yung yero na ginawa. Para si Stariray. Buong katawan nun, bago na yun eh. Dok, kaya kung mapapansin mo yung lines nun, kanto, hindi na bilugan. Puro loob, yan. Tapos yung mga lower part niya. Wala na, hindi na maiwasan to. Yung mga ilalim bulok. Kaya balik na rin yan. Okay lang. Si Atoy, ganun din dati eh. Puro ilalim din kasi naiipon yung tubig. Nalaglag na. Tapos pa. Ayan. O, nakapa ako na yan nung nakaan. May mas worse pa dyan nasa yun. Yung trunk niya, buong buo, no? Passenger side. Pwedeng higaan yung trunk, ang laki, oh. Ito, Dok, mga humiwalay mo. Yan. Video natin, para pag na-restore na ito, kita natin yung process. Okay, sige. Wala na tayong bago. Yung battery ba, sir? Ayan, pwede. Kailangan mo, or iuwi ko na para di malobat? Oo, wala rin. Sige. Kob, dali natin to. Yung makina natin, yung 3SG, i-ready na natin. Yung beams, kasha siguro dito yun. Beams toothpaste. Tanggalin na to, electronic fan na lang tayo para dito lang yun. Maliit lang, no? Yes. Ang laki naman ito. Hiramin muna natin yung aluminum radiator no EG ni Sir Chris. Yan. Para ano. Hindi, may plano tayo makina dyan. Yung talagang ano... pang matagalan. Kahit sandalhin, wala tayo iintindihin. Laki ng engine, engine bay. May chassis eh. Parang pick up yung laki nung, alam mo, sir, yung Mustang na pinuntahan ko doon sa Santa Rosa, mas malapad pa to. Oh? Oo, kasi nandun ako sa hood, nakaganon ako eh. Mas malapad pa to. Kaya sabi ko, pag natapos to, grabe ang ano nito. Ganda tignan nito. Naka-racing alarm yan eh. Alarm, bre. So, bababa na natin ng engine. Saan natin ibababa, sir? Dito na. Pwede. Magsasama ako ng mga tropa. Pwede. Kabitan ng chain block. Meron tayo. Kaya nito chain block natin. May lang po dyan, sir. May frame tayo dito. Ah, may boom. Okay, sige. May frame tayo dyan na detachable. Ayun, ayun. Yung I-beam. Ano yan, Doc? Pang body align natin yan. Aba, may body aligner pa. Ito yung boom. Yung boom. Ay, ayun, ayun. Parang swing. Okay, sige. Salamin na lang, sir. Kayo na bahala mag-ingat. Ako, itatago. Yung ibang parts, iuuwi ko na. Okay, no choice. Tutuloy na natin to ng magastos na project. Hindi pwede pala nung pitik-pitik lang.
Tos gas. Bisyo na naman to, sir. Bisyo na naman. O ayan, mga kaibigan, titigan nyo na kasi dire-diretso na po yan. Wala na talaga. Bigay na. Sige. Uy, maganda tong jack mo, sir, ha? Oh, yan, nakita mo na yun dati to. Gusto ko yung uwi. Huwag. So, ayan. Wala na yung rubber. Pero iba naman kasi yung plano nating tema dito. Hindi naman classic na urig-urig. Hindi ano. Resto mode ang gagawin natin. Restored modified. So, imagine niyo na lang kung anong gagawin natin. Pero, malupit to sigurado paglabas. Wala nang kalawang. Pinturado na. Bago carpet. Parang yung sprinter at saka si Atoy, si Stariray. Dito yan ginawa sa Chris Auto Paint Shop. Kung gusto nyo magpapintura, message na kayo sa page nila. Alam nyo na yan, matik na yan. Hindi naman natin pagtitiwalaan yan si sir kung hindi okay ang gawa. So yung wiring, syempre, hindi na rin masyado magagamit to kasi mag-change na rin tayo ng engine. Magre-rewire na tayo dahil mukhang matitigas na itong wiring na ito. Pag ito'y natupi, putol sa gitna, o magte-trace ka pa nyan. Baka mag-general wiring na rin kami dito. Tos gas, Sir Chris. Meron dyan ito sa buffer. Akala ko ano yan. Tos gas. Ay, old school to. Baka merong alam nito kung saan to. Ay, speaker. Yun yung old school na speaker sa likod, sir. Ayan, oh. Ano ba ito? Tune up speaker ba? Sino-tune up pa? Na-adjust, oh. Classic, no? Ah, left and right? Dali natin kay Boss Toyo. Kay Boss Toyo. Baka pwede yan. Ito, straight, oh. Dominator. Aba, classic na Pioneer. Sir, pakisama mo na ito sa iyo uwi. Sige daw. Baka may benta pa na. Baka madala kay Boss Toyo to. Aba, ano, nakatago pa pala kay Dito. Ay, si ano yan, si Tito yan. May lumabas. Si Tito yan. Bata pa si Tito dito. Ayun yan, sa ilalim po. Yung cover ng dashboard. Ayun na. Sige, yan na muna mga kaibigan. Mahaba-haba na itong video. Kung natapos mo to, sabihin talagang inaabang mo to si Tito. O Tito, tsaka muna. Kami nang bahala sa bagong makina. Punta natin kaya ngayon, no? Konti naman ngayon ng ano, sa shop, eh, no? Kaya naman nila. Punta natin ngayon yung bagong makina. Alright. Abangan nyo na lang to mga kaibigan. Let's go.